ikalawang araw ng pagbisita ng Alagang Kapatid Foundation sa mga nasalanta ng Super Bagyong Odette sa Negros, inabutan muli ng tulong ang mga mangingisdang naapektuhan noon ng mga pag-ulan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga residente sa La Libertad, Negros Oriental. Kaya laking pasakit sa kanila nang manalasan noon ang Bagyong Odette. Walang natira ni isang gamit. Yan daw ang sinapit ng ilang mangingisda rito sa La Libertad noong 2021. Ang kanilang mga bangka at lambat, tinangayan ng dumaang superbagyo. Kaya naman nag-donate ng 5 motorized na bangka ang Alagang Kapatid Foundation at Smart PLDT Foundation sa mga mangingisdang naapektuhan ng bagyo at inihatid yan ng Philippine Navy. So malaking tulong po yan. Sigurado akong makakaraos din. Kumbaga nagsisimula ka palang maibalik mo yung mga gamit na nawala nung bagyo. Sa sobrang excitement nila, agad na rin sinubukan ng mga mangingisda ang mga bago nilang bangka. Siyempre, sumama na ako sa unang paglalayag. Itong bangka daw ay pwedeng umabot ng 15 to 20 kilometers yung layo mula sa pangpang. Ibig sabihin, mas malaki yung chance nila mas makakahuli sila ng maraming isda. Pero hindi lang bangka ang kanilang natanggap. Dahil nakatanggap din sila ng ligtas kit, naglalaman yan ng flashlight, cellphone, megaphone, pocket wifi, solar panel na may kasamang generator, at satellite phone na napaka-importante sa pagiging handa sa sakuna. Malaking tulong talaga yan, sir. Lalo na pag yun, may mga emergency at mahina yung signal, mga ganun. Pwede kaming mag-communicate doon sa province. More importantly, I think is the satellite phone, no? Because we don't have that here. Now with the satellite phone, at least we can report to the National Disaster Risk Reduction Council on what is happening in our town. Sa isang coastal barangay gaya ng San Jose sa La Libertad, mahirap talaga kung walang gagamiting pangisda. Paano nga naman mabubuhay ang isang mangisda kung hindi sila makakapamalaot? Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.